bago pa pumutok ang 2024. Isang pag-uutos ni Kim Jong-un sa Hilagang Korea ang talaga namang nakakatakot at nakakabahala na hakbang ng North Korea. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. North Korean leader Kim Jong-un has kicked off 2024 with a dire warning to the U.S. to accelerate war preparations. He called unprecedented confrontational moves by the United States. Washington said that any nuclear attack on U.S., and I'm quoting here, result in the end of the Kim regime. 탄도 로켓 장착용 수소탄 시험에서 완전 성공. Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world. We will have no choice but to totally destroy North Korea. World War III, ito ang isa sa mga pinangangambahan na mangyayari sa hinaharap. At tila baga, nagiging katuparan na ang mga galaw ng mga presidente ng iba't ibang mundo na katulad na lamang ni Vladimir Putin na siya ay nagbabala ng World War III sa kanyang mensahe ngayong bagong taon. Habang si Kim Jong-un naman, bago pa pumutok ang 2024, ay nag-utos sa militar na paigtingin ang paghahanda sa digmaan. Ayon sa pahayagang pampamahalaan na binanggit ni ng Rappler, isinasaad niya ang mga militanteng tungkulin para sa hukbong bayan at ang industriya ng armas, sektor ng nuclear weapons at civil defense upang lalong mapabilis ang paghahanda sa digmaan. Ito'y ulat ng isang state media na kay CNA sa Seoul, Timog Korea. Iniutos ni Kim Jong-un ang leader ng Hilagang Korea, ang kanyang bansa sa militar, industriya ng armas at sektor ng nuclear weapons na mapabilis ang paghahanda sa digmaan upang tugunan ang kanyang tinawag na hindi pangkaraniwang mga hakbang ng pagtatapat ng Estados Unidos, sabi ng state media bago magbagong taon. Sa pagsasalita hinggil sa mga direksyon ng patakaran para sa bagong taon sa isang pangunahing pulong ng partido ng bansa noong Miyerkules, sinabi rin ni Kim na palalawakin ng Pyongyang ang strategic cooperation sa anti-imperialista at independent ng mga bansa. Ayon sa ulat ng news agency KCNA, ang Hilagang Korea ay lumalalim ang ugnayan nito sa Russia, habang iniuugma ng Washington ang Pyongyang sa pagsusupply ng kagamitan ng militar sa Moscow para gamitin sa kanyang digmaan sa Ukraine, habang ang Russia ay nagbibigay ng technical na suporta upang matulungan ang North Korea sa pagsulong ng kanyang military capabilities. Inilahad ni Kim ang militanteng tungkulin para sa hukbong bayan at ang industriya ng armas, sektor ng nuclear weapons at civil defense upang lalong mapabilis ang paghanda sa digmaan. Ito ay banggit ng KCNA. Noong Huwebes, bumisita ang presidente ng Timog Korea na si Yoon Suk-yeol sa isang frontline military unit sa silangang paagi ng Yeoncheon upang inspeksyonin ang kanyang depensa at nagpanawagan ng agarang pagtugon kung mayroong anumang provokasyon mula sa Hilagang Korea. Inuudyo ko kayo na agad at mariin na durugin ang kagustuhan ng kaaway na magprovok sa mismo lugar, sabi pa ni Yoon sa tropa. Sa pagdaraos ng party plenum, inilahad ni Kim ng Hilagang Korea ang mga layunin sa ekonomiya para sa bagong taon. Tinatawag itong desisibong taon upang may sakatuparan ang limang taong development plan ng bansa, sabi pa ng KCNA. Kanyang ipinaliwanag ang mga mahalagang tungkulin para sa bagong taon na dapat mabigyang pag-asa sa mga pangunahing sektor ng industriya at nananawagan ng pagganap ng mataas na antas ng produksyon sa agrikultura. Ang Hilagang Korea ay nagtanas ng seryosong kakulangan sa pagkain sa mga nakaraang dekada, kabilang na ang tagutom noong dekada 1990. Madalas na bunga ng mga natural na kalamidad, binalaan ng mga pandaigdigang eksperto na mas lalong naging masama ang seguridad sa pagkain dahil sa pagsara ng mga hangganan sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ang produksyon ng pananim sa Hilagang Korea ay naasahang tumaas taon-taon simula noong 2023 dahil sa magandang kondisyon ng panahon. Ngunit sabi ng isang opisyal sa Seoul, ang halaga ay malayo pa rin sa kailangan upang matugunan ang matagal ng problema sa kakulangan ng pagkain ng bansa.
ang ika-9 na plenary meeting ng ika-8 na Central Committee ng Workers' Party of Korea ay nagsimula noong Martes upang tapusin ang isang taon kung saan itinalaga ng isang isoladong hilagang Korea ang nuclear policy sa kanyang konstitusyon. Inilunsad ang isang spy satellite at nagpaputok ng bagong intercontinental ballistic missile. Ang mahabang pulong ng partido at mga opisyal ng gobyerno sa mga nakarang taon ay ginamit upang maglabas ng mga pangunahing pahayag sa patakaran na kung ating mapapansin, isang nagbabadya nga ng hindi lamang basta-basta World War III, kundi ito'y labanan ng mga nuclear weapons. Kaya napakahalaga na pag-usapan ng mga bansa ang mas maigting at responsable na paggamit ng mga nuklear at upang mapigilan ang pagputok ng isa sa pinakamalakas at pinakadilubyo na digmaan sa kasaysayan ng mundo. Apokalipsis 22 verse 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Hesus." Kaibigan, tiyak at talagang darating ang ating Panginoong Diyos. Nanawa ay makamtan ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesus na binabanggit sa Pahayag 22 verse 21. Kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Handa ka na ba? Tayo manalangin. Ama naming panalma, Kapangilan naming Diyos, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyo na kami po ay nakatungtong sa 2024. Isang panibagong hamon ng buhay. Isang panibagong oportunidad upang kami, Panginoon, ay humayo at tapusin ang iyo pong gawain sa lupang ito. Tulungan kami, Panginoon, ay handa ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagdating. Gabayan kami. Ilayo kami sa anumang klase ng tukso at gayon din sa mga mabibigat ng mga suliranin ng buhay. At patuloy kaming tulungan na manampalataya sa inyo hanggang sa wakas. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig sa amin. At salamat na kami po, Panginoon, ang may pagkakataon na ma-experience ang buhay na walang hanggan. Kasama po ninyo, kasama po ng aming pamilya, at kasama ng aming tagapagligtas na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samudiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.